Alam niyo, boss, ang isang bagay na mawawala sa iyo or nawala na sa iyo, tsaka mo palang maiisip ang kahalagahan ng isang bagay na nawala. Marami ho sa atin, hindi ho naintindihan ang bagay na maaring binabaliwala mo ngayon, hindi mahalaga sa iyo, pero pag nawala na sa iyo, tsaka ka magsisisi, tsaka ka palang kag-isip. Trillanes! Nakikinig ka ba? At yung iba pa dyan na kahalintulad ng Trillanes, at iba pa dyan sa mga dilawan, magagalit kayo sa akin, mga dilawan. Ang bagay na nawala sa inyo, tsaka nyo palang makikitang kahalagahan. Kaya kayo nagkakyaw-kyaw ngayon. Si Trillanes ang inyong, kumbaga, pakawala. Si Trillanes ang ginamit nyo, dagdag puwersa sa pambubuisit. Eh, nabubuisit yung mga tao. Mali, maggamit na kayo ng ibang tao. Si Trillanes, nung siya'y naging senador, ginamit niya ang Senado sa panduduro, pambabastos, panmamaliit, pag-akusa ng wala man lang mga ebidensya. Kahit na ho ang presidenteng si President Digong, inakusahan. Sabi ho ni Trillanes last year, eh hindi naman kami importante sa Senado na magpapakita ng ebidensya. Hindi naman kami hukuman eh. Nakikita niyo ho ba? Si Trillanes ho nagsalita nito, tandang-tanda ako sa programa ko last year, binanatan ko si Trillanes, labas ho siya ng labas ng mga kwento na bilyones daw ang tagong yaman ni President Digong. Nung siya'y tinatago, saan ang ebidensya mo? Ay, hamunin muna natin, papirmahin mo siya ng waiver para ma-imbestigahan namin. Kolokoy talaga. So yun ibig sabihin, akusa ka muna. Husgahan mo muna, you are guilty until proven innocent. Hanggang guilty ka hanggat hindi mo mapatunayan na ikay inosente. Ganon ang sistema ni Trillanes. Alam niya kung paano gamitin ang Senado. Kaya ang Senado, kung kayo mga senador dyan, kung kayo kagalang-galang ng mga senador na iba sa inyo, dapat palitan lang. Tol Erwin! Ready ka na ba dyan? Okay, okay. O ganito, kung kayo'y mga senador kagalang-galang, hindi naman siguro maganda na pababayaan nyo ng isang kaurino yung kabaro ninyo ginagamit ng kabobohan at kalokohan ang imahe ng Senado, ang institusyon ng Senado sa kanilang panggigipit, pag-aakusa, kasinungalingan, kabastusan. Kabastusan, kasinungalingan pag ikay nag-akusa ng mga tao. Tulad na lang ho ni President Digong, katakot-takot, ang kanyang pangahamon, eh kung talaga nagsasabi ka ng totoo, pumirma ka ng waiver. Eh luko-luko ka pala eh. Eh ngayon, kung talaga nagsisisi ka, umako ka, humingi ka ng kapatawaran, eh hindi raw siya hingi ng kapatawaran. Ano ba bakit? Eh, ganun lang naman ginagawa ng mga sundalo kapag hindi sila, ano, eh, idealismo. Oo, pumirma ka ng waiver, Trillanes. Oo, pumirma ka ng waiver. Oo, inaako mong kasalanan mo. Nagsisisi ka ba? Iba yung inaako mong kasalanan ko. Nagsisisi ka ba? Hindi. Bakit hindi ka nagsisisi? Eh, ganun naman gawain ng mga sundalo gusto mag-alsa. So, ganon kami mga sundalo. Eh kung di ka ba naman, sapatusin kita mamaya dyan. Loko-loko. Iyon ang hindi maintindihan ng mga dilawan. Depensa kayo ng depensa kay Trillanes. Kung di ba naman kayo mga honghang, iba sa inyo, nasa akademya. Ang pinipili nito mga dilawan ng mga malalaking istasyon, ABS, GMA, at iba pang may istasyon dyan. Maliban sa Channel 4, hindi ko nakikita sa UNTV, hindi ko nakikita sa Net25. Wala hong ganyan na talagang tine-tailor fit ninyo na yung magsasalita ng mga publicity hungry na mga nasa akademya o kung sino man mga dilawan naka-align sa inyo, didepensa nyo si Trillanes. Gagawa at gagawa kayo. Isa lang ang karapat dapat pang mabigyan si Trillanes nung amnestia sa umpisa pa lang ay mali. Sa umpisa pa lang ay mali. Sino nagkamali? Si Pinoy. Bakit? Pakawala to si Trillanes eh. Binigyan ng amnestia pang buisit kay Gloria. Binigyan ng amnestia. Ewan ko ba kung tayo natuto na sa mga kapareho nito, yan pa bang iluluklok ninyo? Sino pa ang susunod na iluluklok niyo sa Senado at magwawala tulad ni Trillanes? Tol Erwin, are you ready? Pangako ho, tatakbo akong senador. Okay. Na-hype up ba kayo? Si Tol Erwin na magsasabi, mukhang nakukumbinsi ko na eh. Nakukumbinsa. Unti-unti. Ganito eh, lang. Eh, pinag-iisipan ko ho eh. Ah, sige. Usap tayo mamaya. Breakfast tayo pagkatapos nito. Usap tayo. Pag-usapan natin.